Halos 10 taon na ang lumipas simula nang pumutok ang Hello Garci controversy na kinasangkutan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. At para hindi na raw ito maulit, isinusulong ngayon ni Senator Grace Poe ang pag-amyenda sa anti-wiretapping law at electoral code. Balitang hati ni Jam Sisante. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. You have stolen the presidency! Not once, but twice! 10 taon na ang nakararaan mula nang maganap ang kontrobersyal na 2004 presidential elections kung saan tinawagan ni Noy Pangulong Gloria Arroyo si Noy Commission on Elections Commissioner Virgilio Garciliano upang masiguro raw na lamang ang nakuha niyang boto sa katunggaling si Fernando Poe Jr. It's often said that Filipinos sa kanyang unang privilege speech, tinawag ng anak ni The King na si Senador Grace Poe na malinaw na pruweba ng pandaraya ang pagtawag ni Arroyo. Hello, hello, guys. Hello, mommy. Good morning. Okay, mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa nanaw yun. So, will I still lead by more than 1M? Advantage, ma'am. Mrs. Arroyo became president through fraudulent means. What she had was merely a mandate manufactured for her by her election operators. Bago matapos ang taong 2004, pumanaw si FPJ matapos ma-stroke. Naniniwala ang senadora, hindi maling desisyon ang pagtakbo ng kanyang ama sa halalan. Ang iba ay nagsabi, sayang naman. Bakit pa pumasok sa politika si FPJ? Nasayang lang ang kanyang pagtakbo. Ngunit hindi po nasayang. Ang ehemplong ipinakita ni FPJ tulad ng tunay na pagkalinga sa kapwa, at dahil nga sa nangyaring dayaan, ang pagpapatunay na mahalaga ang bawat boto ng Pilipino. Ang running mate noon ni FPJ na si Senador Loren Legarda tumayo rin para alalahanin ang yumaong aktor. Akala ko po naka-move on na ako. Pero kung nakita ko po yung mga letrato po at video na pinakita ni Grace, ay may kirot pa pala. Para hindi na raw maulit ang nangyaring dayaan sa halalan, itinulak ni Poe ang pagpasa ng batas tulad ng kanyang mga panukala para amyendahan ang anti-wiretapping law at electoral code. Samantala, posible namang hindi na ituloy ng COMELEC ang investigasyon kaugnay sa 2004 Hello Garci scandal. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., abogado noon ni FPJ, tinitingnan daw nila kung nag-expire na ang prescription period ng 5 taon kay Arroyo. Marami rin daw na walang ebidensya nang masunog ang lumang gusali ng COMELEC noong 2007. Pwede raw itong i-reconstruct pero kailangan pang aprubahan ng Supreme Court. Jam Sisante, GMA News.